Teka muna mga kabatang, sa last video na aking ginawa ay sinabi kong isang marksman na pro player ang ating gagawa ng video. Pero sa dami kong natatanggap na request mula sa inyo tungkol sa inyong hinahangaan sa paggamit ng hero na Fanny dahil ito ay nagkaroon ng problema sa kanyang YouTube channel. At alam nyo namang pag nag-request kayo ay hindi ko kayo kayang tiisin. Kaya ito na siya mga kabatang, at para na rin matulungan natin siyang ibalik ang lahat ng subscribers niya. Okay? Ituloy na natin to, kabatang. Meanwhile, hinahanga ka ng taong ito sa kanyang mala Spider-Man na galawan sa tuwing ginagamit niya ang hero na Fanny. Marahil isa siya sa nabiyayaan na makasundo ang hero na ito. Ang sabi pa nga ng iba ay mas maraming nagagawang malulupit na tricks itong tao na ito sa hero na Fanny. At talagang tinitingala sa galing niya. Pero ang hindi alam ng iba kung sino nga ba ang taong nasa likod ng YouTube channel na Kurosawa Taiki. Kaya nga nandito ang inyong kabatang para naman ipakilala ko siya sa inyo. Dahil isang nakakalungkot na pangyayari ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Dahil sa pagkawala ng kanyang channel kung saan isa yan sa ibabahagi ko sa inyo mga kabatang. Pero bago yan, ohoy! Ano na mga kabatang? Nandito na naman nga pala ang inyong batang ganyong gamer na si Inspi. At sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang tunay na pagkatao ng nasa likod ng channel na Kurosawa Taiki at kung ano ba talaga ang nangyari sa kanyang YouTube channel. Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang sa channel ko, ay pakiusap na mag-subscribe ka na kabatang dahil marami akong ikikwento sa'yo. Kaya i-click mo na yung subscribe button at i-hit pati ang notification bell, okay? Ito ang kwento ni Kurosawa Taiki. Handa na ba kayo? Simulan na natin yan. Game! Siya si Ralph Lawrence at gusto ko muna nang itama ang pangalan ng sabi ko kay Disciple dahil ang tunay niyang pangalan ay Ralph Christian. Okay? Mabalik tayo. Si Ralph ay ipinanganak noong May 21, 2000 kung saan kasalukuyang 19 years old pa lang itong si Ralph. Napili niya ang screen name na Kurosawa Taiki dahil noong naghahanap siya ng magandang pangalan gamit ang Japanese name generator ay biglang lumabas ang pangalang Kurosawa. At nang basahin niya ito ay nagandahan siya sa pangalang ito kaya ito na ang kanyang ginamit. Pero alam niyo ba mga kabatang na ang ibig sabihin ng Kurosawa nang nanggaling sa Japanese name na Akira Kurosawa na isang sikat na film director sa bansang Japan? Si Kurosawa ay pinanganak sa Binyan, Laguna pero nabigyan ng magandang oportunidad ang kanyang ama sa bansang Canada kung saan unti-unti silang dinala dito sa Canada para doon na manirahan. Oo mga kabatang, kasalukuyang nasa Saskatchewan, Canada itong si Kurosawa kasama ang kanyang pamilya. Si Kurosawa ay adik noon sa larong Clash of Clans at alam nyo ba mga kabatang na meron lang naman siyang 25 accounts sa iisang clan. Nag-umpisa siyang maglaro ng Mobile Legends noong January 2, 2017 at naisipan niyang mag-upload ng kanyang videos sa Instagram. Oo kabatang, wala siyang kinikita sa pag-upload ng kanyang mga video. Ginawa niya lang ito noon para mapansin ng iba dahil madalas lang siyang mag-isa sa paaralan at walang kaibigan. Kaya naisipan niya na sa paraang ito ay may humahanga o may humanga sa kakayahan niya at magkaroon ng mga tao na ituturing siyang kaibigan. Halos kalahating taon na namalagi itong si Kurosawa sa Instagram at nakakasama ang ilang mga Indonesian player. At dito rin siya nakilala nitong si Noob Queen. Oo mga kabatang, si Noob Queen na isa ring magaling gumamit ng hero na Fanny. Pagkatapos ay kinausap siya di umano nitong si Noob Queen na maglaro gamit ang pangalang Noob Queen at gagawan niya di umano ng video ito. At kasunod nito ay sa Instagram din siya nakilala ni Disciple na noon nga ay nag-message sa kanya ito tungkol sa paggamit niya ng hero na Fanny. At alam niyo ba mga kabatang na si Kurosawa ang naging inspirasyon ni Disciple sa paggamit ng hero na Fanny?
Pero si Disciple naman ang tumulong kay Kurosawa para makapagsimula sa pag-YouTube. Pero alam niyo ba mga kabatang na parang naiilang pa si Kurosawa na magsabi na nagawang kabutihan ni Disciple sa kanya dahil siguro sa video na ating ginawa. Pero nilinaw ko sa kanya na wala akong galit kay Disciple. Ginawa ko lang kung ano ang hiling nyo sa akin at ng mga taong humingi ng tulong na mabigyan ng hustisya. At nilinaw nitong si Kurosawa na maraming naitulong si Disciple sa paglipat niya sa YouTube. Pero mabalik tayo, nainamin nga nitong si Kurosawa na masarap ang mabuhay sa Canada pero hindi niya maitatanggi na mas masaya ang manirahan dito sa Pilipinas. Si Kurosawa ay nakapagtapos na ng grade 12 at nagpaplano sanang mag-aral sa kolehiyo ng kursong civil engineer. Siya ay nag-iipon ng pera galing sa sinasahod niya sa kanyang YouTube channel. Dahil ang kanyang YouTube channel ay mayroong 166,000 subscribers, kung saan kumikita siya ng halaga na umaabot pa nga ng 80,000 pesos sa isang buwan lang ito, mga kabatang ha? Pero isang masaklap na pangyayari ang dumating kay Kurosawa dahil nga sa nabanggit ko sa inyo mga kabatang na gustong gusto niya na makapag-aral ng kolehiyo. Kaya nang may dumating na email sa kanya na nagpakilala bilang sponsor ay agad-agad siyang nagka-interes dahil din sa laki ng offer ng nasabing sponsor ay hindi na nagpatumpik-tumpik itong si Kurosawa. Kinausap niya agad ang nasabing sponsor kung saan ibinigay sa kanya nito ang isang link patungo sa website di umano nitong sponsor. Pero gumuho ang mundo ni Kurosawa nang malaman niyang may nag-login na sa kanyang account at dito na rin tuluyan na nawala ang channel niya. At agad niyang ipinalam sa YouTube ang nangyari ito sa kanyang account kung saan kasalukuyang nire-retrieve ng mga ito ang kanyang YouTube channel. Sobrang nalungkot si Kurosawa hindi lang dahil sa pagkawala ng kanyang channel kundi dahil na rin sa kadahilan ng paglabo ng pangarap niyang makapag-ipon at makapag-aral ng kolehiyo. Kaya mga kabataan ko dyan na gustong pasukin ng pag-YouTube o hindi naman kaya ay yung kasalukuyang may mga channel na kumikita. Gusto ko lang ipaalala na mag-ingat sa mga email na inyong natatanggap dahil ang tunay na sponsor ay hindi naglalabas agad-agad ng presyo kung magkano gusto nilang ibayad sa'yo. Sila mismo ang magtatanong kung magkano ang gusto mong i-charge sa kanila. Pero mga kabatang, na ang buong akala ni Kurosawa na sobrang down na siya ay dito pinaramdam ng mga taong nagmamahal sa kanya na mayroon pang pag-asa na darating sa kanya. Kung saan, gumawa nga siya ng panibagong YouTube channel na may pangalang Kurosawa Taiki 2.0 at ang link ay nandyan sa itaas mga kabatang. Kaya i-click mo na yan kabatang. Kaya atin siyang tulungan na makabangon ulit para matupad niya ang kanyang pangarap na maging isang engineer. Kaya hinihingi ko ang tulong ng mga solid ko na kabatang dyan. Alam kong may mga puso kayo sa mga taong nangangarap katulad ni Kurosawa. At sa gusto ko lang malaman kung ano ang masasabi nyo tungkol sa nangyari ito kay Kurosawa. Magkomento ka naman dyan sa ibaba at pangakong pupusuan ko yan. At isa pa kabatang, mag-send ka naman ng daliri mo sa like button pampainit soon. Pero bago ko tapusin ito ay gusto ko munang basahin sa inyo ang mensahe na iniwan ni Kurosawa para sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Hello mga Kuronatics, Kuro Aliens, Kuro Ewan ko. Itatawag sa inyo. Marami sa inyo nagme-message. Sobrang alala nung nalaman nyong na-hack ako. Grabe, nagulat ako. Di ko akalain na ganito kadami ang sumusuporta sa akin. Sa lahat ng mga tumulong at nagbigay ng advice to cheer me up. Kung wala kayo, sobrang lungkot siguro ng buhay ko. Pinaprocess pa rin kasi ng YouTube yung main account ko. Makaabutin lang ng 1 to 2 weeks. Baka maayos pa. Huwag kayong mag-alala. Yung channel lang ang nahack, pero hindi yung nasa likod ng channel na yon. Ako pa rin to. I will try my best na mag-post ng marami pang content sa future again. Thank you sa lahat ng tumulong. Mahal ko kayo. At
At sa susunod na video na ating gagawin ay siya lang naman ay isang marksman role na kasalukuyan naglalaro sa isang local team na madalas masabihan ng pa-cute sa camera. Siguro naman sa pagkakataong ito ay alam nyo na kung sino siya. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating video. Mga kabatang, hanggang sa muli. Ito nga pala ulit ang inyong batanggenyong gamer na si Inspi na nagsasabing huwag kang matakot mag-umpisa, matakot ka kung mananatili kang walang ginagawa. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal ko kayo. Big time. Mwah!